Samantala, tatalakay ng COMELEC bukas sa mga petisyong inihay ng paksyon ng ruling party PDP Laban na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaugnay ito sa hiling ng paksyon na buksang muli ang paghahain ng kandidatura dahil umatras na ang kanilang mga standard bearer na sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Gusto rin itong ipagpaliban ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota dahil may mga kasong hindi pa na dedesisyonan gaya ng mga petisyon laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos at yung mga tinaguriang nuisance candidates. Tungkol naman dyan, ibinasura na ng COMELEC 2nd Division ang ikalawang kaso laban sa dating senador. Ito yung petisyong inihain ng kaapelyidong si Tiburcio Marcos. Ayon kay Tiburcio, hindi dapat tumakbo si Bongbong dahil isa lang umano siyang impostor ng tunay na anak ng dating diktador. Git din niya, patay na ang tunay na Bongbong. May lima pang petisyon laban sa presidential aspirant na nakabinbin sa COMELEC. Itinigil muna ng ilang presidential aspirants sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar dahil sa dumadaming COVID-19 cases. Ipinagpaliban ni na Vice President Lenny Robredo, Senador Manny Pacquiao, dating Senador Bongbong Marcos at Manila Mayor Iscom Moreno ang operasyon ng kanilang headquarters at iba pang aktibidad na may kinalaman sa halalan. Tinamaan din kasi ng virus ang ilan sa kanilang staff at volunteers. Ayon kay Robredo, tututukan na lang muna ng kanyang kampo ang pagpapadala ng tulong sa mga biktima na bagyong Odette. Muli ding bubuksan ng bise ang swab cab kung saan pwedeng magpa-COVID test ng libre. Sina dating Senador Bongbong Marcos at kanyang katandem na si Sara Duterte, inatasa naman ang kanilang volunteers na mamahagi ng gamot at face masks sa mga ospital sa Metro Manila. Nanindigan ng COMELEC na hindi kakanselahin o ipagpapaliban ng eleksyon ngayong taon. Kasunod yan ang panawagang huwag ito ituloy dahil sa banta ng COVID-19. Kaninang umaga, nagpunta sa COMELEC ang isang grupong National Coalition for Life and Democracy o NCLD. Nagkain sila ng urgent motion para magkaroon ng hearing sa panukala nilang ilipat ng 2025 ang botohan. Una nilang inihain ang panukala sa COMELEC nitong Disyembre. And if you're saying that the Constitution should be ignored simply because you want to stay in power, then you have a big problem. The COMELEC sees no reason to postpone the election. Nung final namin ito, tinatawanan kami, tinatawanan ng grupo namin. Pero ano, ang nangyari ngayon, December, ang COVID record sa Metro Manila was only 500. With all the campaignings, with all the actions being done illegally, contrary to AITF rules and regulations, kampanya rito, motorcade dito. Kapapasok lamang na balita na mukhang mangyayari na ang isa sa most awaited moment ng marami sa ating mga kababayan na kung saan di umano'y nalalapit na ang mangyayaring balasahan sa mga opisyalis ng Commissions and Elections o ng COMELEC. Ito ang breaking news na umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan matapos kang pakinggan ng gobyerno ang hinaingat sitwasyon ng mga Pilipino na para magkaroon ng malinis at patas na halalan ay tanggalin na sa pwesto bilang commissioner sila Menes at Andres na di umano isa sa naging daan upang madaya ang mga nakaraang eleksyon. Ayon di umano sa balita na maaaring mag-appoint si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga matitinong mga government officials na papalit sa dating mga commissioners ng COMELEC. Mukhang sa pamamagitan nga na nangyayaring balasan ay mas mananaig na ang pulso ng Pilipino na sa susunod ng Pangulo ng bansa ay hindi na ito manggagaling sa Otso Diretso. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-hit na subscribe and notification bell para maging updated kayo sa susunod pa mga videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tunay na nalalabi na ang araw ang mga araw ng mga di umano bayaran sa commissions and election. Matapos nga ang kumpirmadong balita na di umano mangyayari na ang most awaited moment na balasan ng commissions and election. Ito ang ilan sa mga balitang gumulantang sa mga dating officialis ng current official ng COMELEC matapos kang kumpirmahin na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang magbibigay ng mga kapangalan na maaring maupo sa nasabing ahensya ng gobyerno. Ikinatuwa ng marami sa ating mga kababayan sa social media ang nasabing balitang ito dahil tila nabunutan daw di umano sila ng tinig. Matapos kang malaman na ang mga dating opisyalis ng Commissions and Election ay hindi na
mananatili pa sa kani-kanilang pwesto. Bilang pagpapatunay, matatandaan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagpangalan kay Jeffers Abbas bilang pangunahin at siyang leader ng Commission on Elections. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na it's time to move on para sa mga liderato nila Andres Bautista at dating COMELEC Commissioner si Jimenez na siya di umuli sinisisi sa maraming Pilipino kung bakit patuloy na dinadaya ang mga kandidato sa tuwing magkakaroon ng halalan. Narito ang official post ni Moncheng Lumantas sa kanyang official Facebook page kung saan ay kinumpirma na maaari nang i-appoint ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 7 manunungkulan sa Commission on Election para maiwasan na ang dayaan sa darating na 2022 national election. The Magnificent Seven, under Article 9C, Section 2 of 1987 Constitution, the Commission on Elections or COMELEC shall be composed of a chairman and 6 commissioners. At present, there are only 5 incumbent commissioners after the retirement of commissioners Louis Tito Gioa and Al Preno last February 2020. They are the following: Sheriff Abbas, Owen Aguanzon, Socorro Enteng, Marlon Casquejo, and Antonio Q Jr. Only Aguanzon is the last remaining Aquino appointee, while rest were all appointed by President Duterte. President Rodrigo Roa Duterte got to nominate Michelle Braganza Piloton to replace Gua and Amy Frelino Ampulocuo to take the place of Perenio. However, the powerful commission and appointments recently bypassed both their nominations, leaving Malacanang in search for 2 new COMELEC commissioners before the start of the filing of certificates of candidacies on October 2021. Now, here's the good news. President Rodrigo Duterte will have the chance to handpick all 7 members of the COMELEC in bank before he stepped down in 2022. He will be able to name 3 more commissioners as Sheriff Abbas, Rowin Aguanzon, and Antonio Q Jr. are rescheduled to end their terms in February 22, just months away from the May 2022 polls. And you know what that means? It's an advantage for the administration ticket and nightmare for the opposition slate. Hopefully in 2022, the newly formed COMELEC body shall ensure the conduct of their elections free of election fraud from vote buying, switching, tampering of ballots to last-minute smartmatic magic. In the fullness of God's time, the Magnificent Seven of the COMELEC shall declare the duly elected 17th President of the Republic. End quote. Matapos nga ang nasabing balita, mismo ang COMELEC na ang naglabas ng listahan ng Board of Members ng Commissions and Election, kabilang nga dito sila Sheriff M. Abbas na pawang magre-resign sa darating na February 2022, 3 buwan bago dumating ang 2022 national elections. Kaya't ayon din di umano sa balita ni si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di umano ang pupuno sa mga bakanting pwesto na inalisa ng mga dating officials ng COMELEC na minsan nang nagsangkot sa madugong dayaan ng mga nakaraang halalan. Kaya't ayon mismo sa marami sa ating mga kababayan na dapat lang daw di umano na magkaroon ng balasahang bago pa daw dumating sa 2022 national elections upang mas maging malinis at transparent para sa Pilipino ang mangyayaring halalan sa 2022. Alam naman natin mga kababayan na base nga sa mga naglabas sa mga balita patungkos sa nangyaring dayaan taong 2016 ay sobra nang nawala ng tiwala ang sambay ng Pilipino sa mga opisyalis ng COMELEC gayong may lumalabas din ng mga ebidensya na ang mga nangyaring dayaan sa mga nagdaang elections ay nagsimula daw di umano sa pagmanipula ng COMELEC sa mga makinang ginagamit sa pagbibilang ng mga nasabing boto. Kaya naman gusto ng sambay ng Pilipino na bago pa man bumaba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pwesto ay maayos at mapalitan na ng mga mabubuting government officials ang mga kasalukuyan na mamahala ngayon sa COMELEC. Marami din sa ating mga kababayan at lalong-lalo na mga Duterte supporters ang natutuwa dahil nga sa magandang balitang ito, dahil ayon di umano sa kanila ay kung sino daw di umano ang mananalo sa darating na 2022 national elections ay yun daw di umano ang gusto ng sambay ng Pilipino, kasi nga daw wala na mangyayari pang dayaan kapag tuluyan ang mapalitan ang mga kasalukuyang namamahala ngayon sa COMELEC na mga matitinong government officials na ipapalit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya't patuloy pa rin ipinagdarasal ng marami sa ating mga kababayan na sana nga daw talaga
ay tuluyan na silang mapalitan para mas gumanda pa ang estado ng buhay ng mas maraming Pilipino. Kaya nga mga kababayan, sa darating na 2022 national elections ay iboto natin at piliin natin ang karapat dapat na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi niyo? Kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ka din ba na dapat ay palitan na ng tuluyan ang matitinong mga government officials ang mga kasalukuyang namamahala ngayon sa commissions and elections or COMELEC? Please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to click like and share na din para mas marami pang makalam sa makabuluhang video ng ito.